mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Garlang sa Nilipon, Sulacan. Ako sa'yo makapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod punong barangay. Naglilingkod ng servisyo nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Garlang sa Nilipon, Sulacan. Na si Ginagalang punong barangay, Kapitan Herminio Mendoza Hermi Cruz. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay na po. Kap, ay tanong ko lang po, for the second term, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Garlang? Sa kayo naman po, okay naman kami. Tataguyin naman ng maayos yung aming barangay. Okay. Unahin po natin Kap, regarding po sa katahimikan, kumusta po ba ang peace and order dito sa ating barangay sa ngayon? Ayan po ang pinagmamalaki ko dito sa turo ng aking mga tanod ni Epe. Kami, sa matahimik na barangay, wala kaming mga kibay problema dito. At kasabay yung ating mga taga-PNP, kasama namin dito sa pag-checkpoint namin. Kaya normal lang na dumaraan ang buhay sa amin. Okay. Kumpara sa inyo Kap, bilang ating ama o bilang ating lingkod punong barangay, ano po mga batas na pinapatupad niyo po para sadya pong matahimik ang ating nasasakupan na barangay? Sa amin po kasi adoption lang ng municipal, lalo na po sa mga curfew. Pinipersonal po namin yung aming mga kabarangay na pinakikiusapan. So, dating po sa mga dapat na hindi gawin at dapat gawin. Personal po kami na naglalakad sa aming mga kabarangay, lalo na sa mga alang-aling gabi, oras ng gabi. Kinakausap po namin sila para mas maramdaman nila na nandito kami. Kinakausap namin sila ng mas maayos. Wow, okay. So dito naman po tayo sa kalinisan Kap. Ano po ba ang mga batas natin pinapatupad lalo na po sa ating kalinisan, sa ating nasasakupan? Sa amin po dito, patuloy po kami dun sa pagtugon, dun sa cleanup drive namin every week. At the same time, meron din po kami mga kasamahan dito sa barangay. Kapag-ilinis din naman, nag-aayos, lalo na aking mga tanod, nag-aalis kami ng mga puno sa gilid ng daan. Yun po yung aming ginagawa. Nakik-cooperate naman po yung aming mga mamamayan. Okay. Pero Kap, ay tanong ko lang po, for the unang term hanggang second term, ano na po bang ating naisigawang mga accomplishment dito sa ating barangay? Sa Garlang po, sa akin, una-una po sa financial stability, nakuha na bayaran po namin yung naiwanan ng nakaraang termino na lupa na pinagtayuan ng corporate court. Wow! Nakapag-contact din po kami ng lupa na sarili para sa natayuan ng daycare. At the same time, naitayo din po yung daycare center namin bago sa pagkulungan po ng municipal government sa panahon po ni Mayor Carla. At ngayon naman po sa termino ni Mayor Caso, ito pong ating opisina, itong barangay hall, ay nakasaad po parang din po namin maitaas. Mailagay sa mas maayos na kalalagayan ngayon. At nabigyan din po tayo sa pamamagitan ng paghiling ng sanggunian ng mga open canal, ng streetlight. Aming pong streetlight ngayon ay kasalukuyan ay nakompleto na halos namin kapag dalawa ng municipal government at ng barangay. Nagkaroon din po kami ng CCTV dito sa barangay. Aking unang termino. Ngayon naman po, tinatarget ko ang pangalawang termino. Sana may pagkaloob sa amin yung aming evacuation center dahil kami yung isa sa barangay dito sa Leponso na cuts basing talaga. Na halos 97% ng aming kabarangay yung binabaha. Kaya yun yung isang pinapangarapan namin dito sa panahon natin, second term. Okay. Kumpara naman po sa inyo, Kap, sa bukod po nabanggit po niyo for the evacuation center, sa ano po ang inyong karagdagang pang mga priority na dapat pong tutukan para po matili ang katahimikan at kaayusan, kapayapaan dito sa ating nasasakupan? Sa amin po, ipagpapatuloy lang namin yung aming ginagawa mula nung una hanggang sa ngayon na yung mga barangay tanod ko po ay regular na nag-ronda, regular ang duty. At maging sa araw po, at katunayan, nandito po ang aming hepe. Tingulan po kami doon sa pagmamasid sa kabarangay, pagpapaalala. Lagi po kami naka-hands-on sa hangina. Kung ano man yung nagiging problema, si Galot, personal po namin pinupuntahan para hindi naman lumaki pa yung problema. Kaya huwag mo katahimikan, yung talaga masasabi kong peaceful dito sa aming barangay. Wow, okay. Congratulations, Kap. So, ganito na lang po, Kap. Mensahe na lang po sa ating mga minamahal na mga kabarangay at panawagan na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad sa ating barangay Garlang. Sa akin pong mga kabarangay, lubos-lubos po yung aking pasasalamat sa binigay niyong pagtitiwala at sa ginawa niyong pakikipagkaisa. Alam ko po na hindi ko kayang gawin lahat ang mga dapat mong gawin kung hindi sa pamamagitan ng tulong niyo. Kung hindi niyo po ako aadalayan, hindi po ako yung babagsak, kundi yung ating barangay. Kaya salamat po ng lubos-lubos sa inyong lahat para sa binibigay niyong pagsuporta. At umasa po kayo
na sa abot ng aming makakaya sa sangguniang barangay kasama ang mga volunteer, hindi po kami magpapabaya sa aming mga tungkulin. Hindi ata ninyo, pinagtiwala ninyo sa bawat isa sa amin. Manatili po tayo dun sa pakikipagkaisa, manatili po tayo sa pananampalataya upang makamit natin ang mas maayos yung ating mga pangarap dito sa ating barangay. Salamat po at maraming salamat. Wow! Ayan po ang pinakamagandang mensahe ng ating Butihing Lingkod po ng barangay dito sa ating barangay Garlang sa Dipunso, Bulacan. Ayon po kay Kapayan, pagkakaisa at respeto ang dapat kumbaga isagawa natin ang natiling pagmamahalan dito po sa ating nasasakupan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kap, in your family. God bless us all. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Mabuhay po kayo, Kap, hanggat gusto ninyo.